focus natin sa head niya. Oops, ayun no. May mga neon-neon sa kanyang katawan, no. Kumusta, kumusta, kumusta mga lods? So eto, meron tayo ditong bagong alaga. Isa sa mga pinapangarap ng karamihang mga snake keepers. Ang all black na snake. Pure black ito. Buksan natin, no. Medyo nabuksan na sa ibang sides kasi nagtagal ito sa courier ng siguro mga isang linggo mahigit. So sila din nagpakain. Kasi kapag nagsisend ng snakes, ng gecko, ganun eh, dapat ibang courier ang gamitin. So pansamantala sila nagpapakain kaya naalis na yung, nagkupit na yung seal sa gilid. Tapos meron tayo ditong records ng feeding tsaka shedding, no? Tapos may records tayo ditong kailan siya pinanganak. Pero silipin muna natin siya, no? Ito eh, isa sa pinapangarap ko din, yan o, ang all black na snake, ang Mexican black king snake. O, di ba? Napakalupit o, no? Solid. Black na black o. Grabe. Focus natin sa head niya. Oops, ayun o. Tapang. Focus natin sa head niya. Ayun o. Astig, no? O. Grabe ang lupit. Medyo stressed out siya sa biyahe, no? Kaya hintayin ko muna siya makapag-rest ng saglit tapos saka natin subukang i-handle, no? Kasi bagong environment tapos pagod pa sa biyahe. Yan ang lupit. Yan ang tinatawag na Mexican Black King Snake. Yan, baby pa lang to. So lalaki pa to, no? Okay, so siguro eh, hayaan ko muna siya makapag-settle ng konti. Yan, natin siyang i-familiarize yung kanyang environment. Huwag mo natin siyang ilipat sa bagong enclosure, no? Hintayin natin siya mag-settle-settle. Yan. Lumalabas na yung ulo niya. Ito ay non-venomous. Non-venomous siya, guys. Kaya okay lang to i-handle. Medyo matapak lang siya kasi yun nga, stress out sa bayahe, no? Gusto kong manuklaw. Kaya sila tinawag na king snake. Kumakain din sila ng ibang uri ng ahas. Tapos hindi sila natatalaban ng venom ng ibang ahas. Tapos minsan kapag stressed out sila, kapag napapabayaan sila, eh yung kanilang sarili eh kinakain nila. Ibang klase din sila. Kaya kailangan eh dapat malagaan ng mabuti ito. Yan, isang baby Mexican king snake, female. Meron akong naisip na pangalan niya eh, kasi yung pangalan naisip ko eh panglalaki. Nakalimutan ko female pala ang in-order ko. Kasi last month ko pa to in-order. Tapos ngayong month lang na i-deliver sa akin. Kasi naghintay kami ng courier na magbabiyahe all around the UK para mag-deliver ng mga alaga. Kaya medyo nabuksan siya kanina eh, no? Kasi yun nga, sila nagpakain yung courier. Medyo takot siya kasi yung kamay ko yung nagmumula sa taas eh. Siguro akala niya eh ibon, no? Or agila. Agila talaga. Siguro yung predator yung akala niyang nasa taas na nagbabantay sa kanya, no? Nahusugurin siya. So, hayaan ko muna siya, guys, na makapag-settle ng konti, no? Karating niya lang, eh. So, yan. Check natin tong records dito sa takip. Ayan, dito yung duct tape. Ay, na-erase na yung record yan. Yan siya, captive breed, July 2021. So, batang-bata. Tapos, ito yung kanyang record ng shedding tsaka pagkain. Yan, oh, may ilong pang buhok dito. Ah. Hindi ko buhok yan. Ah. Yan. So, last na kain niya ay noong 20th ng October. Tapos, last na shed niya ay noong 11th. Or 1st of October. Yan. Ganda, no? Galing ng keeper. Ng seller. Talagang may record. Yan. Okay, guys. So, susubukan natin siyang i-handle, no? Sana di tayo matuklaw. Tsaka ako naman to eh. Non-venomous naman to eh. So, all good tayo dito, lods. Mga lods. Kahit makagat tayo eh, okay lang. Yan. Non-venomous na Mexican black king snake. O, di ba? Tagal ko nang inahanap-hanap tong kwan eh, all black na kulay ng snake.
Oops. Ginalaw ko lang yung kamay ko eh. Natakot siya. Akala niya talaga eh may predator na naghuhover-hover sa taas, no? So lumalaki ito ng kon, ng mga 3 to 4 feet. Parang mga hobnose snake din yung kanilang size, no? Yung kanilang adult size. So hindi sila ganun kalaki pero solid, no? Sakto lang to sa mga beginners. Yan. Ewan ko lang kung mayroon ganito dyan sa Pilipinas. No? Sana meron para baka isko din kayo, no? Napakaganda. Parang may ibang kulay na lumalabas sa katawan niya eh. Astig. Ganyan siya kahaba, oh. Yan, ganda ng kalalim ng kanyang katawan, no? No? Iridescent yung kulay, no? Rainbow, rainbow. Oh, parang may mga neon-neon sa kanyang katawan, no? So, balik ko muna siya dito sa kanyang enclosure, tapos mag-setup tayo ng kanyang bagong enclosure, no? Yan tuloy, medyo takot na siya. Diyan ka muna. Okay guys, so ito ang gagamitin kong kanyang enclosure, no? Lalagyan ko ng aking mga tuyong dahon, no? Parang gubat dito sa aking exotic room, eh, no? May mga tuyong dahon pa tayong stock, eh. Diyan, lagyan mo natin yan dyan. Ito mga tulilipat natin dito sa lagyan na ng ating mga sphagnum moss kasi wala na tayong ibang container, no? May tapon-tapon na. Basura nyo. Itapon nyo. Yan. Tapos ito eh, lilinisan lang natin. So, yun guys. Malinis na siya. Ready na siyang pagbahay ng ating Mexican Black King Snake. Wala pa siyang pangalan. Kaya, mag-suggest kayo guys ng kanyang pangalan. Mexican Black King Snake na female siya. So, yun. Pangalanan natin siya. Baka pwede tayong magpa-raffle, no? Makakahuna ng tamang pangalan niya eh. Merong free Schizopelma clothing shirt. Yan yung Facebook page. Pakifollow na lang mga lods. Tapos eh, meron tayo dito mga kahoy-kahoy. Ito ang napili ko. Naputol ko na yan. So, ito yung lalagay natin dito, no? Paganyan, para mayroon siyang playground. Mga sabit-sabit siya at pumulupot siyan. Tapos, ito ang kanyang magiging water dish, no? Medyo malaki. Para makakuan siya, makapag-swimming-swimming siya dito, no? Swimming-swimming. Swimming-swimming siya dito, no? Tubigan lang natin tong kanyang water dish. Yan. Okay, so atin na siyang ipasok sa kanyang enclosure. Nagtago siya sa ilalim ng tissue. Wala. Itong mga tissue ay dry na. Yan siya. Ang ating Mexican Black King Snake. Huwag kang mangagat, boy. Girl pala. So, grabe, napaka napaka-delicate niya pero yan o. Solid ano. Diyan ka sa playground mo. Pumulupot ka dyan. Astig ano. Tubig. Inom ko ang tubig, girl. Shot mo. Pag may alak. Ay, sorry. Ayan, shot mo pala. Water dish. So, ayun guys ang ating Mexican Black King Snake. Swabing swabe, no? Solid na solid. Yan siya. Nag-con na siya. Explore sa kanyang bagong enclosure. Solid to kapag adult na, no? Yan, no? Lumalabas-labas yung iridescent na kulay sa kanyang scales. Yan siya. So, sa next na video niya eh, feeding niya. Tapos, siguro name reveal niya. Tingnan natin. Wala pa tayong naisip na pangalan niya. Pero mag-suggest kayo guys. Comment nyo lang kung mayroon kayong naisip na pangalan niya, no? Huwag mga anime names, guys. Huwag mga anime names. Basta, yun. One word lang para mas cool. At yun. Ito yung ginawa akong DIY enclosure ng tarantula noon, eh. So, ito. Inilapatan ko ng clear acrylic sheet. Kaya ganyan, no? Bagay na bagay sa kanya, no? Kitang-kita. Diba? Ganda ng view natin sa kanya. So, ayun. Maraming salamat, guys. Sa next na appearance niya, yung feeding niya. So ayun, maraming salamat at gaya ng lagi kong sinasabi guys, chill lang tayo. Ayan siya. Active na. Sa Schizopelma TV. Yan na siya guys. Astig. Kanina yung umiinom siya dito. Nung bibidyoan ko na bigla siyang tumigil. As usual.
Yan. Explore na siya.